Sa nagpapatuloy na pangamba at banta ng Nobel Coronavirus o NCOVI, ang Adventist Medical Center Manila ay nagsagawa ng isang interim guidelines forum bilang tugon sa pag-iwas sa lumalaganap na sakit na ito. Si Bren Estrito para sa report. Bilang tugon sa kasalukuyang banta sa kalusugan ng 2019 Novel Coronavirus o NCOVI, ay nagtipon ng mahigit 50 mga doktor, nurse, kasama ng iba pang mga health practitioners sa Adventist Medical Center Manila o AMCM upang talakayin ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa naturang virus na pinaniniwala ang nagmula sa Wuhan, China. Ang forum ay pinangunahan ng Internal Medicine Department ng AMCM sa layuning magbahagi ng awareness sa mga healthcare practitioners at sa komunidad. We just want to convey and disseminate information about NCOV, that there is really nothing to panic about it. And I think it is very apt and very timely that we have to do it as soon as possible, given the location of the hospital, that we are actually very near to the Chinese community areas, and our hospital is actually one of the first hospitals wherein this possible infected people can actually go through. We have to become prepared with this, and we have to prevent things to happen, especially in dealing with patients who are actually suspected with the virus. So we have the triage protocols and the guidelines already that were actually presented. So it is actually very helpful that the healthcare community will be aware, even the lay people will be aware of that, so that we can actually stop the disease progression. Ayon sa tagapagsalita na si Dr. Ron Jean Solante, tagapamuno sa Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine ng San Lazaro Hospital, isa sa mga Department of Health o DOH referring hospitals, wala daw dapat ipangamba ang mga tao malulusog dahil kaya raw ng immune system na labanan ng NCOV. For those who are healthy, okay, you don't need to worry because your immune system can protect you. So meaning you don't need to wear anything, just drink fluids, take the necessary nutrition, and then exercise. That will always makes us healthy. The most concerning part there are those who are elderly. Yung mga matatanda. Kasi yung mga matatanda, sila yung high risk na makakuha ng virus. Pag nandun kayo sa mga time na masyadong maraming tao, huwag po kayong mahihiya na maglagay ng mask, no? Huwag tayong magpanic. Dalawa lang yan, no? Cover your mouth and then wash hands regularly. Matapos ang presentasyon ni Dr. Solante ay nagkaroon ng pagkakataon para sa mga tanong na naging huling bahagi naman ng forum. So yun lang yung pinaka-importante natin i-advise sa mga mamamayan natin. Pero importante doon, huwag kayong magpanic, no? Huwag kayong titingin sa Facebook dahil merong nang namatay. Layunin maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Bren Estrito para sa Hope Today NPUC News Live.